kasi napakalawak masyado na nakalagay sa batas niya. Halimbawa, itong yan, yung LED light na yan, ang nakalagay sa kanyang violation is unauthorized modification. So, ano ba talaga yung unauthorized modification? At bakit yung LED ay bawal? Kumusta mga katroops? Ayan, pag-usapan natin ngayon mga katroops yung bago na namang nagiging issue sa atin ng mga nakamotor, ng mga riders. Alam nyo ba mga katroops na meron na namang nahuli? Ang violation niya ay LED light. Nahuli siya sa Quezon City at ngayon ang penalty niya ay aabot daw ng almost 3,000 pesos. Ang LED niya ay ganito, ayan. Tapos ito yung ticket niya. So, more or less mga 3,000 ang aabutin yun. Ngayon mga troops, pag-usapan natin yun ngayon. Kung tama ba yung pagkakahuli niya. Pero syempre, Team Palabros, shoutout muna natin si Team Palabros. Ayan, kila ano, maraming salamat sa pag-support kay Papa Henry, Team Palabros yan. Ngayon, eto na, pag-usapan natin yung violation ng LED niya. Kasi alam natin mga troops na napakadami talaga ang ginagawa o nagiging violation. Pangit naman kasi sabihin na ginagawa o nagiging violation. Mga nagiging violation natin sa mga nagmumotor. Kasi napakalawak masyado na nakalagay sa batas niya. Halimbawa, itong yan, yung LED light na yan, ang nakalagay sa kanyang violation is unauthorized modification. So, ano ba talaga yung unauthorized modification? At bakit yung LED ay bawal? Diba? Ang pagkakalam naman natin kasi yung kailangan dalawa lang o tatlo lang yung mata ng LED is pwede. Diba yun ang pagkakalam natin? Pero, bakit ito nahuli? Kasi nasa headlight? Ganun ba talaga? Kapag ba nasa headlight ang LED is bawal? Tapos, alam naman natin ang kulay lang ng headlight natin is dapat is puti o tsaka kulay dilaw. Ngayon, napakahirap talaga ng sitwasyon natin ngayong mga rider. Ang hirap mag-setup ng motor, ang hirap magpaganda ng motor kasi napakadaming violation na nangyayari. Kayo mga troops, ano sa tingin nyo? Tama ba yung pagkakahuli sa kanya? Para sa akin ha, disclaimer lang, kung ako din lang ang tatanong is parang hindi naman yata ano bang sabihin natin doon? Para sa akin na masyado yatang mahigpit. Ayan. Para sa akin na, para sa akin mga katroops, parang masyadong mahigpit yata ang pagkakahuli dito na LED light. Siguro depende siguro sa pagka LED niya to. Halimbawa yan, kung talagang sobrang liwanag at nakakasilaw naman sa mga nasa kasulubong nila, siguro po pwede yung ganun. Pero kung nakalo naman tapos hindi ganun kalakas, siguro dapat hindi naman binibigyan ng violation na unauthorized modification. So yun ang mahirap doon, unauthorized modification. Ngayon halimbawa mga troops, ito isama na rin natin sa pag-uusapan natin mga troops ay yung kapag nahuli tayo, yung iko-contest mo, gaano ba ka-effective yung iko-contest? Gaano ba abala nangyayari sa atin pag nag-contest tayo? Ganito, sabihin natin mga troops, tama ka at hinuli ka ng pulis. Sa tama ka ngayon, sabihin natin may mali yung enforcer o kung sino man nakahuli o si LTO, sabihin natin may mali sila. Sabihin natin na ganun. Tapos meron kang video. Nakitang-kita naman sa video na tama yung ginawa mo, wala kang nilalabag na violation, pero hinuli ka pa rin. Ngayon, kapag nag-react ka sa humuli sa'yo, ano sasabihin sa'yo? Sige, dadagdagan ko yung violation mo. Diba? Pwedeng ganun. Sasabihin nila na ganun. Mayroon ganun. O mangyayari, para wala nang diskusyonan, para wala nang masyadong problema, sasabihin nila sa'yo, kung meron kang violent reaction, i-contest mo na lang yan. Diba? Ngayon, ang problema ganito. Naabala kayong araw na yon. Tapos, syempre yung lisensya mo o yung ticket na yan, halimbawa, hindi naman agad-agad dinadala sa City Hall yan kung halimbawa nakahuli sa yung enforcer. Hindi agad dinadala sa City Hall yan. Sa hapon padala yan. So, ibig sabihin, maghapon ka kung walang lisensya. Kinabukasan, pupunta ka sa City Hall para
kunin yung driver's license mo at pagpa-file ka ng sabihin natin magpa-file ka ng contest. Okay, ganito. Ito na yan, nag-file ka na ng contest. Hindi naman agad-agad magkakaroon ng hearing yan. Sasabihin, wala po dyan yung person na i-contest nyo, wala po yung enforcer dyan, naka-duty. Magre-reset na lang po tayo ng hearing kung kailan po magkakaroon ng hearing. So yun, kinabukas, wala ka ng ano dun. Wala ka na agad, yun. Ang nangyari dun, hindi ka na pumasok ng araw na yun, di ba? Isang araw ka ng absent, plus yung kahapon na naabala ka na kasi nahuli ka. Okay. Ngayon, magkakaroon ng hearing yan. Aatin ka uli ng hearing. Sa susunod, ay a-absent ka na naman. So, pangalawang araw mo ng absent yan. So, abala pa rin yan para sa ating mga rider. Ngayon, kung halimbawa naman, nagkaroon ng hearing, natapos na yung hearing, nanalo ka, wala kang babayarang penalty doon sa violation na ipinatong sa'yo ng kung sino mang nakahuli sa'yo. Pero, yung abala ang naging problema noon. So matagal yung naging abala. Okay lang maabala kung hambaw ang violation mo is aabot ng 3,000 hanggang 5,000 pesos, pwede ka na maabala noon. Paano kung ang violation mo lamang is 100 pesos, 'di ba? Or 150 pesos ang violation mo. Tingin mo ba magko-contest ka pa noon? Maaabala ka ng almost 2 days, 'di ba? Yung araw na kukunin mo yung registro, yung lisensya mo, yung araw na kukunin mo yung driver's license mo, tapos yung mag-hearing pa. So ngayon, hindi naman sa inaano ko kayo, mga katroops, ha? Mga kapwa ako rider. Kung halimbawa, nagkaroon tayo ng problema, natikitan tayo, nakuha yung lisensya natin, tapos ang violation naman natin is masyado, maliit lang naman, sabihin natin 100 to 200 pesos. Kahit alam ninyo na nasa tama kayo, wag na tayong mag-contest. Para sa akin lang, ha? Kasi maabala ka ng dalawang isang araw, another isang araw pa. Swerte mo kung talagang nadodun yung ano, nadodun yung officer na nakahuli sa'yo. Paano kung wala? Mag-hearing pa, absent ka uli sa trabaho mo. Ngayon, kung wala ka naman trabaho, di i-contest mo. Sayang din yung 200 pesos. Pero kung may trabaho ka at maabala ka naman, magkano rin yung isang araw mo? 500 ang isang araw natin ngayon, halimbawa. Di ba, sayang din yung 500 pesos. I-confirm mo naman sa 100 pesos na tubos mo sa driver's license mo. Pero kung malaki naman talaga ang magiging violation mo, at alam mong tama ka at meron kang CCTV or meron kang action cam na videoan mo, i-contest mo. Mas maganda yung kinukontest para nakikita din ng iba na mali yung ginagawa ng ibang kasama nila. Okay? So, paano yun ang mga katroops ang ating napag-usapan ngayon? Yung tungkol sa LED light at yung pag-contest sa ating mga driver's license o sa mga violation. Okay? So, paano mga katroops? Maraming salamat. Salute sa inyo. Ride safe always. God bless always. Because your family is waiting for you. Bye!